paano ka nag-evolve bilang isang artist at saka artist at saka singer, performer. Nakita rin namin ang pagiging passion plate mo. Passion plate mo. And how do you kasi napakarami mo ng damit. So every day up to Sunday nakikita ka namin. So ano ginagawa mo sa mga damit mo at mga everything? Yun ang concern ni Tita Aster. Ako po kasi Tita, parang hinayang na hinayang akong magbenta, lalo na pag yung mga mahal yung damit. Kaya yung iba talaga tinatago ko, yung iba nananakaw na lang din. Yung pag hinanap ko, hindi ko na makita. Nasaan naman ito? Nawawala. Pero, kasi ano yun, ikasama po talaga sa mga, sa marami kong interest yung damit. Kasi siguro, iniisip ko, tinatanong lang, ba't ang hiling mo sa damit? Sabi ko, siguro ganun yun, kung pag-deprived ka nung bata ka, ng mga gusto mong mabili, magkaroon, tapos hindi ka magkaroon, nung nagkaroon ka ng pagkakataon na makuha mo sila, parang ibinigay ko ng ibinigay sa sarili ko. Kasi dati, mahilig akong pumunta sa mall, sinasama ko ng lolo ko, dinadala niya ako sa Avenida tuwing weekend. Sasabi niya, halika pumunta tayo sa downtown, dadali niya ako sa Shoemart. Pero hindi naman kami bumibili. Yung parang naglalaway lang ako dahil marami akong gusto pero hindi ko mabili. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng pilitin ang mga magulang ko na kailangan ibili mo ako kasi wala naman kami. Kaya nung nagkaroon ako ng kahit papaano, gusto kong ibigay ng ibigay sa sarili ko. Kaya minsan sobra na nga. Pero okay lang naman kasi I make sure na I am not living beyond my means. Na hindi ako sinisigurado kung hindi ko naman ikahihirap yun. Pero yung iba ay pinamibigay ko sa mga fans, pinamibigay ko o kaya sa mga bakla. Minsan hinihingi sa akin ng mga bakla po, tita. Pag sinasabi, meme, akin na lang yung gown na sinuot mo sa akin. Pipigay ko naman. Nakakatuwa din naman na isusuot nila yung mga gown na hindi ko na rin pwedeng isuot. Parang, kumbaga, na ipapasa-pasa. At saka pag nakita mo yung pride nila na suot ko yung suot na isuot ni Meme Vice, natutuwa din po ako doon.